Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga struggle ng mga domestic helper dito sa Hong Kong? Yung mga, alam mo yung nahirapan sila. First, kapag first timer ka, mahirapan ka talagang gumamit ng chopstick. Kasi sa atin, sanay tayo na nagkakamay. Lalo ako, sanay ako na kumakain na nagkakamay. And kutsara tinidor lang tayo. Pagdating dito sa Hong Kong, even pag nagluluto ka, chopstick yung gamit mo. So, ganun dito guys, chopstick yung gamit ko pag kumukuha ako ng kung ano-ano sa, alam mo yun, kapag nagbati ako ng itlog, chopstick yung gamit ko. Kapag may kinukuha ako na, alam mo yun, basta, as in, lahat, chopstick talaga yung gamit. And hanggang ngayon na, 1 year and ano pa ako, 1.5 years na ako dito sa Hong Kong, hirap pa din akong gumamit ng chopstick. Tignan nyo pag nag-chopstick ako. Dati, as in, ganito siya, mahirap siya gumamit ng chopstick and kapag maliliit na bagay yung kukunin ko, hindi ko siya nakukuha hanggang ngayon, lalo pag nandyan yung amo ko nakatingin, mas napipressure ako na, ay, Diyos ko. And kagabi guys, sinasandukan ko yung bata ng noodles, imadulas yung noodles, hindi ko makapit sa chopstick, sabi ko ngayon sa amo ko, kasi nakatingin siya. Sabi ko, alam mo mama, ito talaga yung pinaka-struggle ko dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong gumamit ng chopstick. Sabi niya, gusto mo bilhan kita ng ganito. Alam mo yung mga bata, yung alaga ko kasi, hindi din siya marunong mag-chopstick. Binilhan siya ng amo ko yung may ano dito, pang-ipit na igaganon mo na lang yung kamay mo. Kasi nga, madali lang kasi pang-bata yun, yung para marunong kang mag-chopstick, yung parang ano nila. Sabi niya, gusto mo bilang kita nito yung merong anuhan ng chopstick yung nakalagay dyan, kung atong kamay yung ilalagay mo. So, napatawa kami lahat, pati yung amo kong lalaki. Yun yung pinaka-struggle namin dito, yung paggamit ng chopstick, lalo pagka ano ka, first timer. Mahirap talaga siyang gamitin guys, hindi siya nakakatuwa. Kaya yung amo ko, binilhan talaga niya ako ng kutsara, tinidor. Dalawang kutsara, isang tinidor, tsaka may chopstick din ako na akin. So, para ano din, pag nag-noodles ako, nag-chopstick ako, nakakakuha naman ako, pero hindi yung katulad nila na magaling sila ba. So, struggle talaga sa akin yan. Next na struggle dito ng mga OFW is yung pamamalengke and pagluluto. Yan yung pinaka na i-stress talaga yung mga katulong dito. Lalo pag baguhan ka pa, syempre wala ka pang alam kung ano iluluto mo. Hindi mo pa alam yung mga Chinese food, tapos biglang yung amo mo, gusto na ngayon na magluto ka. And guys, pupunta ka ng palengke. Hindi ko alam. Kasi pag pumupunta ako ng palengke, alam mo yung kung ano lang yung medyo yung pagkain ng Pinas, yun yung binibili ko. Pero dito sa Hong Kong, may iba-iba silang pagkain. And dapat alam nyo kung ano yung gusto ng mga amo nyo. Una na dyan, kapag gusto nila ng sabaw, ayan, may mga procedure-procedure lang, may mga beans-beans yan sila. Struggle talaga kapag bibigyan ka ng pera na konti lang pamalengke and nagde-demand sila ng masarap na ulam. Ayun yung pinaka-struggle. Kaya yung iba, niluluto na lang nila munggo, ayan, and nilulutuan nila yung amo nila ng tambo na ginataan. Okay din, may mga amo na okay sa ganung luto ng Pilipino, pero may iba na nag-iinarte yung hindi na nga marunong magluto, nagre-reklamo pa kung ano iluto ng ng katulong. So may mga ganung amo guys, lalo pag always nilang nakikita na yun at yun pa rin yung siniserve mo sa kanila, nakasimangot yan sila. Kaya yan yung pinaka-reklamo ng mga katulong dito, yung hahayaan ka ng amo mo na mag-isip ng iluluto. Ngayon, pag nilagay mo na sa mesa yung niluto mo, ayaw nila ngayon, pipintasan nila. Siyempre, ikaw may stress ka, ano na naman yung gagawin mo kinabukasan kasi nga ayaw nila ng niluluto mo. So hanggang sa parang maisip mo na, ah, wala na akong worth, parang wala nang kwenta tong ginagawa ko, hindi din naman na-appreciate. Kaya marami sa mga katulong dito ang nag-i-struggle sa pagluluto and sa pamamalengke. Kasi guys, pag namamalengke kayo, pag may kulang dyan sa pera, ikaw mag-aabono. Hindi pwedeng wala. Katulad nung nakaraan, nakabasag kami sa welcome. Ano siya? Jelly. 20 siya, guys. And then, nabasag nung alaga ko, dinampot niya. Eh, wala naman akong pambayad. Wala akong dalang pera. So, binalik namin yung doon sa stand. Hindi ko lang alam kung nakita nung bahala na. Sa, pinagalitan ko yung bata, iyak siya. Pinagalitan ko, buong ano kaming naglalakad kami pa uwi, pinapagalitan ko siya, hindi ako natutuwa sa ugali mo, sabi kong ganun. Huwag kang mangialam, feeling mo may pambayad ka, mabuti kung may binigay yung mama mo na pera, pakialamira ka eh.
pinapagalitan ko talaga, tapos ayaw niya pang aminin na mali. Kasabi ko, pag mali mo, wag mong ano sa ibang tao. Sinasabi niya, kasi ibang tao yung nag-ano sa akin, ganyan, ganyan, yung sinungaling ba? Tapos sabi ko sa kanya, wag kang mag-ano, ikaw yung kumuha, sino nag-utos sa yung kuhanin yan? Eh dinahulog mo ngayon, sabi kong ganun. O ngayon, sino magbabayad? Alam nga naman, ikaw, wala kang pera. Ginaganon ko talaga para maintindihan niya. Kasi pag hinayaan mo na paggustuhan mo lang siya kung mali niya, i-o-o-o mo lang, lalaki siyang walang kwenta. Kaya pinapagalitan ko pag mali. Sabi ko, pag mali mo, wag mong itulak sa ibang tao. Talagang ganun talaga yung salita ko sa kanya. So umiiyak siya, lakad kami sa daan, galit siya sa akin. Sige, bitawan kita dyan, maglakad ka dyan mag-isa. Ginaganon ko talaga. Kaya ano din tong bata na to eh. Kaya ano din, na iba na yung ugali niya, hindi na katulad dati. Dati kahit mali, ipaglalaban. Ngayon sabi ko sa kanya, gusto mo maging abogado, kahit mali mo, paglaban mo. Ganyan. So next na struggle is yung mga perfectionist na amo. Guys, yung mga amo na nagaganyan, ganyan, ganyan, ganyan. Nakita ko isang beses yung amo ko pa ganyan, ganyan doon sa ano, sa may cabinet doon sa ano, sa kwarto ng amo kong lalaki. Aha, nakita ko siya, gumanon siya, tinignan ko siya ngayon ng masama. Sakto, naglinis ako doon, pinunasan ko. Yung mga lugar guys, kung saan napapansin ko na pwede niyang hawakan or pwede niyang mapansin, doon ako naglilinis. Eh, sakto kakalinis ko lang doon, punas-punas ako. Nakita ko siya ngayon, gumanyan yung kamay niya, tinignan ko siya ngayon ng ganyan, yung mukha ko pa naman, pag seryoso ako nakasimangot, hindi matino yung mukha ko, maldita. Tinignan ko siyang ganun, simula nun, di ko na siya nakitang magganyan-ganyan, ikaw maglinis, wala kang ang alam eh. So, ayun, hindi niya na ginagawa yan, pero yung ibang amo guys, kahit dahon, ipapalinis sa'yo yan. Ay, grabe malala yung ibang amo, papalinis sa'yo mga exhaust fan, mga ganyan-ganyan. Ako walang linis ganyan dito. Mahulog pa ako dyan. Sige, kay mamatay ako. Ikaw talaga, multuhin talaga kita. So, yung amo ko, walang issue sa ganyan sa akin. And by the way, nagputol ako ng buhok. Ako lang, kasi nga, mahirap tayo. Expensive magpaputol ng buhok. Sayang, pambili din ang pagkain. So, tumuwad lang ako. And then, inano, kasi nga, yung dulo ng buhok ko nagda-dry na. Kasi may kulay pa yun. Galing pa yun ng highlights. May highlight pa. Tapos, tinakpan lang ng kulay na itim para hindi mahalata, and then bumabalik yung kulay niya. So pinutol ko siya. Ayan, medyo okay na yung buhok ko ngayon, 'di ba? Kaysa nung nakaraan buhaghag. Ayan. So yung mga amo na maarte ganyan, 'yun yung anuhin niyo talaga, struggle na mga katulong dito. And also yung mga bata na salbahe, nananakit sila, guys, malala. Yung alaga ko nung bago nang babato to. Last niya na bato sa akin, February, sabi ko sa kanya, isang beses mo pang ulitin yan. Ikaw na maglinis ng sarili mo, ikaw na maligo ng sarili mo. Lahat-lahat sa'yo, kaya iwanan kita dito. Sabi ko ganun, tinatakot ko yan siya. Mabuti na yung alam niya na, ano, ayan. Kaya pag nagagalit yan sa akin, magsulat, magdrawing-drawing yan dito nang nakakatakot sa kwarto ko. Para daw mapanaginipan ko sa gabi, makaganti man lang daw siya sa akin. So, ganun yung ginagawa niya. Kasi hindi na ako nagpapatalo. Yung mga bata dito guys, malala yung ugali. Malala, as in, yung isa kong kaibigan, iniiwanan siya ng alaga niya. Nandun na pala sa taas, iniwanan siya sa baba, hanap siya ng hanap, baka ano lang nangyari, namatay na yung bata. Nandun na pala pag-akyat niya sa taas, nasa bahay na. So, ay, na high blood na siya, eh matanda pa naman yun, na high blood na siya sa galit. Magdalawang buwan pa lang siya dito sa Hong Kong, na-stress na siya doon sa alaga niya. So, ganun sila dito, lalo pag mga lalaki, mananakit, mangtatapon, maninigaw. I don't like you, go away! Ayoko talaga na sinisigawan ako ng ganyan. Bugbog ka talaga sa akin pag maano-ano ko yan. Yung alaga ko na ganyan lang ako nung mga unang buwan ata, unang linggo. Pero pagkatapos nun, wala na, hinahanap na ako always, gusto na makipaglaro sa akin. So, yun yung mga struggle dito, pagluluto, paggamit ng chopstick, pamamalengke, perfectionist na amo, ipapalinis lahat sa'yo, and also yung mga bata na salbahe. Struggle din guys, yung ikaw, pagtuturuin ang homework sa alaga mo. Siyempre, hindi na natin alam, ako nga na matalino, pagdating dyan, nabubobo pa ako eh. Siyempre, 10 years na mahigit, or sabi na natin 13 years na mahigit na hindi ako nag-aral. Tapos bigla akong pag-aaralin niyang grade 1, grade 2. Eh, grade 1, grade 2 ko rin niya naaralan eh. Tagal-tagal na pag-aaralin. Buti sa akin, hindi ganyan yung amo ko. Pinapabayaan niya lang yung alaga ko. Biyaan mo lang. Dati, nagtuturo ako pero ngayon hindi na. Pero yung ibang mga katulong dito, sila yung
paano ng homework ng alaga nila, sila yung pinapaturo, ganyan. Ha! English, math, Diyos mio! Sabi ko talaga, buti yung amo ko hindi ginaganyan. Kasi labas yun sa usapan eh. Pero yung iba, namimihasa sila. Kaya Pilipino yung kinukuha nilang katulong. Kasi yung Pilipino yung magchuchutor doon sa anak na English ng mga homework nila. Kaya ganun guys. Yan yung isa pang struggle ng mga OFW dito sa Hong Kong. And also yung late na pinapatulog yung mga amo. Sinusulit talaga nila ako yung tulog ko. Minsan naranasan ko nga matulog alauna, imedya na ako pinatapos alas 12. Tapos gising ako alas 5:30. Ganun guys dito. Kaya nasanay na lang kayo. Walang matinong tulog dito. Pag matino yung tulog mo, swerte mo sa amo mo. Pinakamahabang tulog dito is 7 hours. Kasi ako, ang tulog ko, 5 hours lang eh. Nakakatulog lang ako ng 8 hours kapag ano, day off. Pero kanina, nagising ako alas 7 din. Kaya, ang aga ko daw nagising, sabi ng amo ko. Dati kasi guys, gising na yung amo kong lalaki kapag day off ko. Hindi pa ako gising. Nandyan pa ako sa kwarto, tulog. Minsan alas 10 na, makikita ng amo ko, paalis na sila. Yung heater is kulay ano pa, yung tubig doon is red pa. Nagbo-boil pa yung tubig. Kaya hindi na nila nagagamit yung tubig. Kasi nga, boiling pa. So, kanina nabati ako ng amo ko. Ang aga mo gumising ah. Ngumiti lang ako sa kanya, amo kong lalaki. Tapos pumasok uli ako dito sa kwarto. Natulog ako. Wala na. Isa pang struggle pala is kapag hindi kayo pinayagan ng amo nyo na pumirme sa kwarto nyo kapag day off nyo. Sa akin dito, swerte ko. Kasi nga, pinapayagan ako. And ito, tubigan niya nila. Ang ginagawa ko na lang, para hindi na siya pumasok dito sa kwarto ko. Pala decision eh. Nilalagay ko na ng tubig sa labas, 2 piraso ng bottled water para hindi na siya papasok dito sa kwarto kukuha pag nandito ako pag day off. So pinapabayaan nila ako. Dito lang ako sa bahay. Mas nakakatipid siya. Nagsawa na ako guys as in. Parang nakakasawa na gumala. Marami na akong photo na hindi na-upload. Parang hindi na ako ano ba. Hindi na katulad dati na parang tungtua ako mag-upload ng picture. Kada may gala ako, upload agad. Ngayon, hindi na. Inaabot na nga minsan ng 3 linggo, hindi ko pa na-upload yung mga gala ko nung nakaraan pa. Ganun ako katamad na ngayon. Mas gusto ko na lang manood ng mga ano sa YouTube, sa Facebook, mga Marites, ayan, PBB, ganyan. Eh, sakto ngayon may mga beauty pageant. Ah, perfect! So, ayan na naman yung ano ko, yung pinagkakaabalahan ko ngayon. And struggle pa dito is yung hindi ka papayagan na gamit ng washing. Mag-hand wash ka lang. Winter guys, yung mga damit natin makakapal. Yan yung struggle sa akin. Na araw-araw na naglalaba ako, nagmumura ako sa amo. Putang inang amo na to. Kasi naglalaba ako minsan tamad ako eh. Every 4 days ako naglalaba. 5 days, ganyan. Eh mabibigat yung mga damit ko. Diyos ko. Nagmumura talaga yung sa utak ko. Masakit siya guys kasi maliit lang yung ano, yung labahan and baldi lang yung gamit mo, hindi yung labador o ribatcha. So baldi lang yung gamit mo. Mahirap siya labhan. Buti ka mo, bumili ako ng brush, binabrush ko na lang yung damit ko. And ayoko pa naman yung damit ko is hindi matino yung laba. Kasi sa Pinas, inaabot nga ako ng 4 hours bago matapos maglaba sa 1 linggo kong damit. Ganun ako kabagal. And ganun ko kinukuskus yung damit ko ba. So dito, yan yung struggle ko talaga as in, yung paglalaban ng damit ko. Sabi na natin hinahalo ko minsan, yung hinahalo ko lang is yung mga puti na damit. Eh, hindi naman ako nagpuputi ng damit dito sa bahay kasi nga dumihin. So yung mga ganto lang na damit yung nahahalo ko sa washing, yung alam kong hindi kukupas. Pero almost kasi ng damit ko is kumukupas. Itong red kumukupas to eh. Nung nakaraan kasi, sinali ko yung isa kong damit, yung green. Tapos biglang nag-green yung damit ng bata nung bago ako. Sabi ng nanay, bakit nag-iba yung kulay ng damit ng bata? Ang sagot ko lang, hindi ko alam. Pero ano talaga, buti hindi issue sa amo ko. May mga ganong ano sa amo na kahit yung mga konting bagay, pinapalagpas niya lang. Katulad nung nakaraan, hindi ko na asikaso yung ano ng bata, mga swimming na gamit. Eh, magsuswimming yung bata, paalis na sila. So, nataranta na ako. Sabi ko, sorry ma'am, hindi ko na ano, nakalimutan ko. Sabi niya, okay lang, ako na gagawa. Balikan mo na si ano dun, si Emma, asikasuhin mo. So, pinapalagpas yun ng amo ko and madali lang mawala yung galit niya sa akin, sa amin dito sa bahay. Pero pag ibang tao, grabe magalit yung amo ko, hindi mo maintindihan. Para siyang ano, maldita na as in, mataray, matapang. Ganun siya, dito lang sa amin mabait siya. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.